Konnichiwa people! I'm here again. Na gusto kong ipakita sa inyo kung gaano ang kamahal ang mga bilihin dito sa Japan, na kung hanggang saan aabot ang iyong isang lapad. Ito ay tinatawag na isang lapad dyan sa atin sa Pilipinas kasi malapad siya. This is 10,000 yen, means isang lapad, or tinatawag na ichimang yen. Pero ang pinamili ko ngayon ay kalahati niya, so meaning to say goseng yen. Ang tawag dito is ichimang, 10,000. So limang ganito, dalawang limang ganito ay katumbas ng isang lapad. So, ang pinamili ko ngayon ay worth 5,000 yen. 1, 2, 3, 4, 5. So, tingnan nyo kung gaano karami ang nabili ko sa 5,000 yen. So, ito lahat ang napamili ko sa halagang 5,000 yen. Yan. Sa halagang 5,000 yen, ito ang aking napamili. So, mga konnichiwa people, ito ang mga napamili ko sa presyong 5,000 yen, na tinatawag na 5,000 yen, ni 5,000 yen, san 5,000 yen, yon 5,000 yen, go 5,000 yen ang price niya ng lahat. So kung meron kang isang lapad na pera dahil sa ay go 5,000 yen ang presyo, ang isusukli sa iyo is go 5,000 yen. So yan, sa halagang go 5,000 yen, yan ang aking napamili. So, what can you say, mga konnichiwa people? I just want to let you know na ang mga bilihin dito sa Japan ay pang dalawang araw kulang na pamumuhay itong mga napamili ko ngayon. So, kung i-convert natin ang pera ng Pilipinas dito sa Japan, ang halaga ng isang lapad sa Pilipinas ay, for example, 4,500. So, ang presyong aking pinamili is 2,225 pesos, something like that. So, ayan mga konnichiwa people, hanggang dito na lang ang aking maaaring maituro sa inyo, na ang mga presyo dito sa Japan is very expensive. So, goodbye everybody. This is Dragon Sasori. Magluluto na ang inyong lingkod dahil ako ay cleaner, cooker, lavender, and everything. So, goodbye people!
Goodbye, konnichiwa people. Ito ang alaga kong ang pangalan ay si... Yun, si Marlon 1 and Marlon 2. Gulong ka dyan, ha? Okay, bye-bye! I'll see you on the next vlog!